Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po ngayon ay oras na naman para sa ating family altar. Oras na para tayo po ay manalangin sa ating mga kanya-kanyang tahanan o kung saan man tayo naroroon. And I hope na sa mga oras na ito ay magkakasama na po tayo magkakapamilya. At bago po tayo dumulog sa trono ng ating Diyos, ay sumandali po tayo magbulay ng kanyang mga salita. Ating pong pagbubulay-bulayan ay makikita po natin sa Psalm 27 verse 1. Kung hawak niyo pong inyong mga Biblia, ay ating pong tunghayan, Psalm 27 verse 1. Ganito po ang ating makikita. The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord protects me from danger, so why should I tremble? Sa Tagalog version po, mga awit 27 verse 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang loob ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisimulan? Mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya na ating nararanasan, hindi maiaalis sa marami ang matakot at pag-alala. Maraming naapektuhan ng COVID-19 na ito. Maraming mga problema ang dumating sa buhay natin. May mga nawalan ng trabaho, nawalan ng ikinabubuhay. Maraming pag-aalala ang dinulot sa atin ng pandemyang ito. Niisip natin ang hinaharap ay hindi natin tiyak. At kung ano ang outcome ng mga bagay na ito ay naiisip natin at nag-aalala tayo. Nag-aalala tayo para sa ating mga mahal sa buhay, maging sa sarili nating kalusugan at marami pang iba. David proclaimed that God is his light and his salvation. At sino pa daw ba ang kanyang katatakutan? Brothers and sisters, if we proclaim that the Lord is our light and our salvation, we will fear no one. Tunay na hindi nais ng Diyos na tayo ay nakakaranas ng pagkatakot o ng pag-aalala. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, bagus ang binigay niya sa atin ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagbibigil sa sarili. Ito pa isabi sa salita ng Diyos. For God did not give us a spirit of fear, but He gave us a spirit of power, of love, and of sound mind. We are no longer slaves to fear. Hindi na tayo alipin ng pagkatakot, sabi po din niya sa salita ng Diyos. Praise God. He is our light and our salvation. He is our light. Kung ang paligid man natin ay tila nadiringlan dahil sa takot at pangamba, o dahil sa mga uncertainties sa buhay natin, panghawakan lamang po natin ang sinabi ni David, si Yahweh ang ating ilaw. He is our light in the darkness. Dahil ang mismong Panginoon at ang kanyang mga pangako ang siyang ilaw at gabay natin sa buhay natin ito. He is our salvation. Alam natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng kaligtasan. At dahil hindi niya ipinagkait ang pinakamamahal niyang anak, ay ipagkakait ba niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan? Hindi po niya ipagkakait. Because He knows our every need, He will sustain us. At kasama na dito yung mga kaligtasan natin sa mga panganib, kagalingan kung tayo ay may mga karamdaman, kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan, mga pagpapalang pinansyal at marami pang bagay na willingly ibibigay sa atin ng ating Panginoon. The Lord is our mighty fortress. Siya ang ating matibay na muog. He is our place of safety. Iingatan niya tayo sa mga panganib. Ang kini natin, ang kanyang pag-iingat, maging dito po sa COVID na nararanasan natin na ito. He will protect us from any pestilence. Pangako po yun ang ating Panginoon. Iingatan niya tayo sa anumang salot na mamaaring dumating sa ating buhay. Walang salot na darating sa ating tahanan, maging sa ating buhay. For the name of the Lord is a mighty fortress. The godly run into it and they are safe. Manganong po tayong patuloy sa lilim ng malabay na pakpak ng ating Panginoon. At tayo ay makasusumpong doon ng kaligtasan, ng kapayapaan,
kagalakan, at kalakasan. We are covered and protected by the blood of our Lord Jesus Christ. Ang kinin po natin ito. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito ng pandemya at sa kahit anumang panahon na nakakaramdam tayo ng pagkatakot at pag-aalala dahil sa mga kaguluhan sa ating paligid o mismong sa buhay natin, iwaksi po natin ito agad at alalahanin natin ang mga salita na ating pinagbulay-bulayan sa gabi ito. The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord protects me from danger, so why should I tremble? Yung kapatid, yun po ang salita ng Diyos sa gabi ito. Magpalain po tayong lahat ng